Isang magandang araw po mga ka-rated. Ito pong muli ang inyong Kuya JM. Samahan niyo pong muli akong tunghayan ng isa na namang naiibang kwento na maghahatid sa inyo ng kilig, aral at inspirasyon. Dito lamang po sa Rated Stories. Matalim ang mga matang sinulyapan ni Lorenzo ang teleponong parabang nagwawala sa pagriring. Tambak na ang mga trabaho niya ay heto at makikiagaw pa ng oras. Dinampot niya iyon. Hello? Malumanay niyang bati sa kung sino man na nangiistorbo sa kanya. Ikaw ba si Alden Richards? Anang nasa kabilang linya. Boses dalaga. Hindi. Kaswal na sagot ni Lorenzo. Ikinataas lang ng presyon ng binata ang sumunod na nasabi ng kausap niya. Hindi pala ikaw si Alden eh. Bakit ikaw ang sumasagot dyan? Si Alden ang hinahanap ko. Mataas pa ang tono ng pagsasalita nito. Tumaas din ang tono ni Lorenzo. Eh gaga ka pala eh. Telepono ko to. Siyempre, pag nagring ito, aangatin ko. Hindi ka marunong ng telephone etiquette ano? Sino ka ba? Hindi na sumagot ang nasa kabilang linya. Naramdaman na lang ni Lorenzo na ibinabana nito ang telepono. Gigil naman na ibinagsak niya ang hawak na auditibo at bubulong-bulong na bumalik sa ginagawa. Tapos na ang ginagawa niya. Planchado na ang mga materyales nila para sa issue sa susunod na linggo. Pauwi na siya at nagsusuklay sa harap ng salamin sa loob ng CR ay hindi niya maiwasang obserbahan ang sarili. Malayo na ang itsura niya kumpara ng unang dumating siya sa publication na iyon 2 years ago. Bagong graduate lang siya ng mass communication nang mag-apply. Sinwerteng matanggap na proofreader, naging editorial assistant, at nang mag-resign ng nooy kasalukuyang editor ng showbiz magazine na hawak niya ngayon, ay otomatikong siya ang pumalit. Doon na bago ang buhay niya. Naranasan niyang makisalamuha sa lahat ng halos uri ng tao. Nung unang ay halos malunod siya kapag umaattend ng mga press conference at nakakakita ng mga artista na dati sa pelikula at telebisyon lang niya nakikita. Mga producers at direktor na dati ay pangalan lang ang kanyang kilala. Doon din siya naging bantad sa takbo ng industriya ng pelikulang Pilipino, ang politika sa pagitan nito, ang maruruming sekreto ng mga artistang kung mababasa mo ay parang hindi totoo, ang payola system, lalo na kung may publicity gimmick sa isang artistang may sinushoot na serye o pelikula. Ngunit kung susumahin, makulay naman ang takbo ng buhay niya. Hindi nga lang maiwasan ang mga eksenang nagpapakulo ng dugo tulad na lang kanina nang may bastos na tumawag sa kanya sa telepono. Papaalis na siya nang muling tumunog ang telepono. Nagdalawang isip siya kung aangatin iyon o hindi. Baka ito na naman ang tumawag sa kanya kanina ay mag-init muli ang kanyang ulo. Bandang huli ay iniangat na rin niya. Baka kasi kliyente nila yon. Pamilyar ang tinig ng nasa kabilang linya. Ito rin yung babaeng tumawag kanina. Sorry nga pala. Hinging paumanhin ng tinig. Nagalit ka siguro sa sinabi ko. Sino naman ang hindi magagalit sa ginawa mo? Malumanay ang pagsasalita ni Lorenzo. Dapat kasi pag ganon, itatanong mo sa sumagot sa telepono kung pwedeng makausap si ganito o ganong tao. Huwag yung direkta mong tatanungin, tapos magagalit ka kung hindi pala yun ang hinahanap mo. Natahimik ang kausap niya. O sige na, okay lang yon. Bye. Paalam niya. Wait. Habol ng tinig. Pwede kong malaman ang number ni Alden? Napangiti si Lorenzo. Wala na ang init ng kanyang ulo. May kakulitan, ngunit malambing ang tinig ng kausap niya. Naisip niyang makipagbulhan sandali, pampaalis ng inis. Bakit ba si Alden ang hinahanap mo? Tanong niya rito. Kasi crush ko siya. Walang gatol na tugon ito. Crush mo? Eh may syota na yon. Bastard ka na sa kanya. Muling natahimik ang kausap niya.
Hello? Paniniyak ni Lorenzo kung naroon pa ito. Bakit natahimik ka? Disappointed ka ba at may syota na si Alden? Oo. Malungkot na tugon ito. Huwag ka magalala. Pilit niyang pinayapa ang kausap. Makakakita ka pa ng mas pogi kaysa kanya. Sino? Ako. Walang gatol na sagot ni Lorenzo. Ilang saglit na muling nanahimik ang babae. Ayaw mo sa akin? Tanong niya. Masungit ka kasi. Diba, kanina sinagawan mo pa ako. Paano kita magugustuhan? Napatawa si Lorenzo. Mali kasi ang approach mo. That's why. Look, ngayong behave ka ay ang bait-bait ko, diba? Pero pogi ka ba talaga? Bahagyang namula si Lorenzo sa tanong na iyon, hindi siya sanay na pinupuri ang sarili sa ibang tao. Although sabi nga nila ay may karapatan naman siya. Pogi ka ba? Tanong ulit ng kausap niya. Well, kinamot-kamot ni Lorenzo ang ulo. Husgahan mo na lang ako kapag nagkita tayo. Talaga? Makikipagkita ka sa akin? Halatang excitement sa tinig ng kausap ni Lorenzo. Kailan? Sabik pa rin ang pagtatanong nito. Ayusin ko lang ang schedule ko. Anyway, ano nang ang pangalan mo? Napahagikik ang kausap niya. Oo nga pala. Hindi mo pa ako kilala. Ako si Aubrey. Aubrey Jones. Rumihistro sa isip ni Lorenzo ang pangalan. Aubrey Jones. Mabigat ang dating. Jones? Parang pang-Amerikano. Komento niya. Amerikano kasi ang tatay ko. Napatango si Lorenzo. Maganda ka siguro. Wala pa akong nakitang mestiza na pangit. Napahagik-gik muli ang kausap niyang nagpakilalang Aubrey. Saka mo nalang sabihin yan kapag nagkita tayo. Hindi mo itatanong kung sino ako? Ani Lorenzo. Oo nga pala, munti ko nang malimutan. Anong name mo? Lorenzo. Lorenzo ano? Tanong muli nito. Lorenzo Gonzalez. Ay, ikaw ba yun? May pagkagulat sa tinig nito. E di ikaw yung editor ng Idol Magazine na madalas kong binabasa. Nakita ko na sa editorial box ang pangalan mo. Ako nga. Ilang taon ka na, Lorenzo? Ikaw muna. 17 na ako. Napangiti si Lorenzo. Napakabata pa pala ng kausap niya. Pero sa pagkakabigkas nito sa edad, ay para bang napakatagal na nito sa mundo. Ikaw? Muling tanong nito. 26 na ako, Aubrey. I'm 9 years older than you. Pwede pa? Napakunot noo si Lorenzo. Pwede pang ano? Tanong niya. Wala. Impit na tumawa si Aubrey. Kailan tayo magkikita? Kunin mo na lang cellphone number ko. Tawagan mo na lang ako doon. Sige. Ibinigay niya ang cellphone number niya. Pero, makikipagkita ka talaga sa akin? Paniniguro niya. Oo. Ikaw nga tong hindi makapagsabi kung kailan eh. Kailangan bang tumawag ako? O sige, pag-usapan na lang natin bukas. Sige, ibababa ko na tong phone ha. Pero sure na tatawag ka? Opo, makulit ka no? Naiiling na natatawa si Lorenzo matapos magpaalam kay Aubrey. Kay sigla ng pakiramdam niya. Kasiglahang may kaakibat na pagkasabik. Ano kayang itsura ni Aubrey? Sa loob-loob niya. Kalahating oras bago ang eksaktong tipanan nila ni Audrey ay naroon na si Lorenzo. Nagsakripiso siyang mag-undertime, makita lang ito. Nabanggit ng dalaga na mainipin ito at walang tiyagang maghintay. Ayaw niyang makatakas ang pagkakataong makita ito ng personal. Ang mismong lugar na pagtatagpuan nila ay sa Jollibee sa Cubao.
manggagaling sa Marikina ang dalaga at eksaktong sa daan na iyon dumaraan ang rutang sinasakyan nito. Nagkakandahaba ang leeg ni Lorenzo sa pagtanaw ng babaeng naka-violet na pangitaas, violet na tirintas ng buhok at nakamaong pants. Ganoon daw ang outfit ni Aubrey. Siya naman ay naka-blue polo shirt at faded na pantalon. Sinabi na niya rito kung ano ang suot niya para sakali mang nagsinungaling si Aubrey sa isusuot nito ay makilala naman siya nito. Sumisimsim siya ng in-order na iced tea nang maramdaman niyang may nakatayo sa harap ng mesang inuukupan niya. Nagangat siya ng muka. Bahagyang ipinilig ni Lorenzo ang ulo. Ikinurap-kurap ang mga mata. Tiniyak kung hindi siya namamalikmata lang. Ang nasa harapan niya, naalanganing magtatanong o hindi, sa madaling salita na may de-describe ito, ay mas magandang version ni Kim Domingo. Mestisang mahaba ang buhok, matangos ang ilong, ang mga matay nangungusap. Kung may kapintasan man siguro, ay ito ang obserbasyong baduy ito manamit. Halata sa suot nito na mahirap lang ito. Naka-violet nga na damit, ayon sa sabi nito. Si Lorenzo ka? Kiming tanong nito sa namamalikmatang binata. Yes, at ikaw si Aubrey? Tumayo si Lorenzo. Ngumiti ang dalaga bilang pagsang-ayon sa tanong ng binata. Hinila ni Lorenzo ang sila sa tapat niya at pinaupo si Aubrey kapag ko ay nagbalik sa kanyang dating pwesto. Kanina ka pa? Tumingin si Lorenzo sa kanyang relong pambisig. Mga half an hour siguro. Hindi ka nainip? Napangiti si Lorenzo. Nainip, pero sulit naman. Napakaganda pala ng hinihintay ko. Pinamulhan ng pisngi ang dalaga. By the way, anong gusto mo kainin? I'm sure na nagugutom ka na. Umiling ang dalaga. Huwag ka na mag-abala. Basog na basog pa ako. Kumain na ako ng marami kanina sa amin. Baka kako hindi kita makita ay magugutom ako. Wala pa naman akong pera. Juice o soft drinks? Alok pa rin ni Lorenzo. Tubig na lang. Nauuhaw na nga rin ako eh. Ikinuha ni Lorenzo ng tubig si Aubrey. Matagal silang nagpakiramdaman nang muling magbalik siya sa mesa. Napangalahati na ng dalaga ang tubig sa baso ng magsalita. Huwag kang magagalit ha. Anitong pinipigil ang matawa. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Baka magalit ka eh. Hindi. Okay lang, ano man ang sabihin mo. Tumingin si Aubrey sa ibang tao sa paligid bago muling tumingin sa kanya. Kanina kasi nawala pa ako rito. Iniisip ko kung anong itsura mo. Eh di ba, sa movies ang trabaho mo? Akala ko, bakla ka. Muntik nang masamid si Lorenzo. Buti na lang at napigil niya. Nagalit ka? Ani Aubrey, bahagyang nag-alala. Hindi. Tumikim-tikim si Lorenzo. Ang totoo niyan, hindi ako bakla. Tomboy ako. Pagbibiro niya, natawa si Aubrey sa punchline niya. Nagbibiro ka lang. Ani to at uminom ng konti. Ang gwapo mo nga eh, kamukha mo si Jerry Craval. Natawa siya. Marami nga ang nagsasabing kahawig niya ang nasabing action star. Hindi nagtagal ay niyaya na niya itong maglakad-lakad. Ang plano niya ay makakuha ng mga impormasyon sa dalagang ito na tingin niya ay pwedeng maging artista. Naghanap si Lorenzo ng mauupuan. Nagkakwentuhan sila. Medyo light lang sa una, subalit ang lumaon ay lumalim na at napadpad na sila sa kwentuhang pamilya. Anak pala talaga ito ng isang Amerikanong sundalo sa isang Filipina. Ang sabi ng mami, iniwan daw kami ng daddy. Pero iba ang kwento ng tiyahin ko na tinutuluyan ko ngayon. Ano raw? Tanong niya. Si mami ang talagang may kasalanan. Nagpapadala naman daw talaga ng perang tatay ko noon. Ang ganda-ganda nga ng buhay namin. Kahit may asawa siya sa States, hindi niya pinababayaan ang tungkol sa akin.
Kaso, na-involve si mami sa kinakasama niya ngayon. May nakapagsumbong sa ama ko, nakamag-anak din namin na galit kay mami. Dahil nga sa pakikipagrelasyon niya roon sa lalaki. Doon natapos ang sustento. Kwento ng dalaga. Nabanggit mo kanina na sa tiyahin mo na ikaw nakatira? Bakit? Ayaw mo sa mami mo? Mahal ko si mami. Gumaralga lang tinig ni Aubrey. Pero yung asawa niya, nahiilang ako. Tumingin ito kay Lorenzo na parang nagpapasak lolo. Sa huling tinuran ay naroon ang hindi may kubling pagkatakot. Bakit? Hindi ko gustong titig niya sa akin. Ewan ko ba? Nagagalit pa nga sa akin ang mami ko kapag umiiwas ako sa tiyuhin ko. Kasal na kasi sila ngayon. May kumabog sa dibdib ni Lorenzo. Maikling panahon pa lang ang namamagitan sa kanilang pagkakakilala ni Aubrey. Ngunit mayroon na agad siyang nararamdamang concern dito. Marami siyang alam na kwento tungkol sa mga pangalawang ama na lumapastangan sa mga stepdaughter. At ang tipo ni Aubrey ay ang tipo ng babae na kahit sinong lalaki ay hindi tatanggi. Mabuti na ngang ganoon, ani Lorenzo na parang pinaluwag ang kalooban ng kausap. Walang pinakamaganda kundi ang umiwas sa disgrasya. By the way, nag-aaral ka pa ba? Umiling si Aubrey. Huminto muna ako. Hindi ko pa kayang mag-aral ngayon. Hindi ako makakapag-concentrate. Bali ay first year college na ako kapag nag-enroll ulit. Pag may pagkakataon ka, mag-aral ka. Sayang ang panahon. Payo ni Lorenzo sa dalaga. Tumitig sa kanya si Aubrey. Alam mo, magaan ang loob ko sa'yo. Pwede ba kitang tawagin kuya? Natigilan si Lorenzo. Parang ayaw niya ng ganoon. Pakiramdam niya ay maiilang siya kung itatawag sa kanya ni Aubrey ay lumalagapak na kuya. Wag na lang. Tanggi niya. Kapag tinawag mo ko ng ganoon, parang neneng-nene ka naman. Dalaga ka na kasi. Isa pa, gusto ko parang magkasing edad lang tayo pag magkasama. Ayoko pang tumanda. Ang OA mo naman? Komento ng dalaga. Sige, ako na lang ang tawagin mong ate para lalo kang bumata. Sure, Ate Aubrey. Nagkatawanan pa silang dalawa sa tinura ni Lorenzo. Matapos silang nagkwentuhan ay muling niyaya ni Lorenzo na kumain si Aubrey. Palibasa ay medyo nagutom na rin sa haba ng kanilang pag-uusap ay nagpaunlak naman ang dalaga. Pareho silang hamburger at soft drinks lang ang in-order. Pagkatapos ay iginiya niya ito sa kotse niyang nakaparada sa tapat ng Jollibee. Inihatid niya ito na noong una ay ayaw pa sana ng dalaga. Kesyo baka magalit daw ang tiyahin ito. Pero wala na itong nagawa nang magpumilit siya. Nang makarating sila sa tinutuluyan ng dalaga ay hindi maiwasan ni Lorenzo naman lumo. Isa yung malaking apartment na luma na. Isang malakas na lindol pa siguro ay baka bumigay na iyon. Ngunit ang higit na nagpapalumo sa kanya ay ang isiping sa kapaligirang iyon nakatira si Aubrey. Masyadong delikado para sa dalaga ang lugar na iyon. Ang mga butas-butas na pader at yero, ang umpu-umpukang nagiinom, ang mga babaeng halos nakabilad na ang mga itinatago sa katawan habang naglalabas sa tabi ng isang gibang poso, ang tambak na basurang masakit sa ilong ang bagsak ng amoy. Sa isang giray na pinto sila humantong. Nakakahiya sa'yo, kaya nga ayaw kitang isama. Ani Aubrey habang kumakatok. Wala yun. Nabuksan ang pintuan. Tumambad sa paningin nila ang isang babaeng marahil ay nasa 45 na. Nagmano rito si Aubrey. May kasama ka. Tinapunan ito ng tingin si Lorenzo. Oo, tita. Bumaling si Aubrey kay Lorenzo at hinila ito ng bahagya papalapit sa kanya. Si Lorenzo, bago kong kaibigan. Kumusta po kayo? Magalang na bati ng binata. Ayos lang, iho. Hala, pasok kayo sa loob. Anyaya nito. Baligtad sa inaasahan ni Lorenzo ang loob ng kabahayan. Maayos ang kabuuan noon
Bagamat ang mga kagamitang naroon ay may kalumaan na, naupo siya sa silyang Nara na paharap sa TV. Gusto mong kumain ng kanin? Sinenya sa ni Lorenzo si Aubrey na huwag na mag-abala at hinaplos ang kanyang tiyan para ipaunawa rito na busog pa siya. TV, baka gusto mong manood. Wag na, maingay. Tanggi niya. Eh ano kayang pwede kong ialok sa'yo na hindi mo pwedeng tanggihan? Napangiti si Lorenzo. Naglaro sa isip na ano kaya kung biruin niya si Aubrey na isang kiss na lang ang hihingin niya sa dalaga at solved na siya. Ngunit siya na rin ang pumigil sa sarili na magbiro ng ganoon. Baka mabigla ito. Ngayon pa lamang sila nagkakilala. Mahirap pang hawakan ang sinabi nito kanina na magaan ang loob sa kanya. Sa edad ni Aubrey ay pabago-bago pa rin ang takbo ng isip nito. Sa isang iglap ay maaaring matakot ito sa kanya. Maupo ka na rin lang, okay na yon. Hindi naman tumanggi ang dalaga. Naupo ito sa malapit sa pwesto ni Lorenzo. Hindi pa sila nag-uumpisang magkwentuhan nang sa lumapit ang tiyahe ni Aubrey. May daladalang plato na may ilang piraso ng nilagang mais na umuusok pa. Kahit busog siya, kumalamang kanyang sikmura ng malanghapang amoy ng bagong lutong pagkain. Paborito niya ang mais. Pagdamutan mo na ito, iho. Anang matandang babae habang inilalapag sa hinilang mesita ang pagkain. Agad dumampot ng isa si Lorenzo. Ayos na ho ito. Lumabas ang matandang babae pa kusina. Nangingiti naman si Aubrey habang minamasdan ang pagngasab ni Lorenzo ng mais. Akala ko busog ka. Bumaling si Lorenzo kay Aubrey. Paborito ko ito eh. Alam mo bang pwede kong ipagpalit ang isang magandang babae sa isang pirasong mais na nilaga? Kaya pala nakalimutan mo ko na hindi mo ko inalok. Paborito ko rin yan eh. Ibinalik ni Lorenzo ang kinagatang mais sa plato. Oo nga pala. Eto, pumili ka. Dinampot niya ang plato at inilapit kay Aubrey. Wag lang yung kinagatan ko na ha. Paano kung yun pala ang gusto ko? Pagbibiro ng dalaga. Ah, wag mong gagawin yan. May masama akong bisyo kapag inaagawan ako ng pagkain. Pagbabanta naman ni Lorenzo. Ano, umiiyak ka, naglulupasay? Hindi. Eh ano? Nanghahalik ako. Hinahalikan ko ang nangaagaw. Nang tumingin si Lorenzo sa mukha ni Aubrey, ay inisip niyang babadha sa mukha nito, alinman sa pagkabigla o pagkatakot. Ngunit sa pagtataka niya, lalo itong napangiti. At ang ikinabigla niya, dinampot nito ang mais na kinakain niya kanina at sinimulang lantakan. Siya ang natakot. Anong ibig palabasin ni Aubrey? Hinahamon ba siya kung totoo ang kanyang sinabi? Napapitlag siya nang muling sumungaw ang tiyahe ni Aubrey na may dalang tubig. Dumampot siya ng isang baso at tila uhaw na nilagok iyon. Magulo pa rin ang isip hanggang magpaalam siya. Hinatid siya ni Aubrey hanggang labasan. Pilit umuukil-kil sa kanyang isipan ang insidente. Kung iyon din kaya ang iniisip ni Aubrey. Papalabas sila ng eskinita ay nakatingin sa kanila ang ilang nagiinuman. May isang hindi nakatiis mangantsaw. Ang pogi naman ang kasama mo, Aubrey! Parang gusto kong bumigay! Sinundan iyon ng malakas na tawanan. Hindi na iwasan ni Lorenzo ang tapunan ng sulyap ang mga ito. Aba, tumitingin pa. Baka gusto mong wag nang lumabas ng buhay dito, pare. Anang isa sa grupo. Tumigil sa paghakbang si Lorenzo. Ang plano niya ay patunayan kay Aubrey na hindi siya marunong masindak. Ngunit hinila-hila na siya nito. Wala kang mapapala sa mga yan. Hayaan mo na lang sila. Mga bastos eh. Sanay na ako rito. Ganyan talagang mga yan kapag nakakainom. Nagpatuloy sila sa paglalakad kahit masikip na masikip ang dibdib ni Lorenzo. Ang halakhakan at kantsaw na humahabol sa kanya mula sa grupo ay nagpapangalit ng kanyang bagang. Isinaalang-alang na lang niya ang pakiusap ni Aubrey.
Sa kantong pinagparadahan niya ng kotse kanina ay napansin ni Aubrey ang kanyang pananamlay. Iniisip mo pa rin ba yung mga kumantsaw sa'yo? Umiling si Lorenzo. Eh bakit ka malungkot? Naaasar ako sa sarili ko. Bakit? Hindi ko nagawa yung masamang bisyo na sinabi ko sa'yo kapag inaagawan ng pagkain. Napangiti si Aubrey. Maparide ka ano? Anang dalaga. Medyo. Pero dahil na rin sa may respeto ako sa sarili, ang sinabi ko'y ginagawa ko. Bakit hindi mo ginawa kanina? Sa sinabi ni Aubrey ay parang biglang uminit ang pakiramdam ni Lorenzo. Bago pa nakahuma ang dalaga, ay nailapat na niya ang labi sa pisngi nito na kulay makopa. Ang sumunod na eksena ay sakay na si Lorenzo ng kotse nito. Kumakaway siya kay Aubrey na nagmistulang estatwa. Hawak-hawak ang bahagi ng mukhang hinagkan ng binata. Matagal nang nasa loob ng banyo si Lorenzo, ang daloy ng malakas na buhos ng tubig ay waring hindi makapawi sa init na nararamdaman niya kaninang nag-uusap sila ni Aubrey. Gusto niyang mag-isip ng maraming bagay. Dati tahimik ang buhay niya kahit nabubwisit sa pagdi-deadline. Ngayon ilang araw nang nagugulo simula nang makilala niya si Aubrey. Nang lumabas siya ng banyo ay nagtuloy siya sa salas. Tuyo na ang kanyang katawan at naka-shorts na lang siya. Nagbabasa ng dyaryo ang kanyang ama. Retirado itong koronel sa army. Ang ina naman niya ay may ilang taon nang namayapa. Naupo siya sa tapat ng ama. Inalis nito sa pagkatutok sa pagbabasa ang mga mata. Parang inoobserbahan siya. Matutuwa ako kung ang dahilan ng ipinagkakaganyan mo ay magpapaalam ka na sa akin para mag-asawa. Ayoko, Lorenzo, na matulad sa ina mo na namatay at namatay na walang nakitang apo. Basag nito sa pagmumuni-muni niya. Hindi pa ako mag-aasawa, Dad. Inilapag ng matandang lalaki ang binabasang dyaryo. Maasim ang mukha ng tumayo. Tapatin mo nga ako. Nung una'y tumanggi kang pumasok sa PMA at sundan ang mga yapak ko na labis kong ikinadismaya. Ikalaway nang pasukin mo ang tinamaan ng lintik na pagsusulat tungkol sa mga artista. Lubusin mo na ang frustration ko, Lorenzo. Aminin mo na sa aking pusong babae ka. Okay lang. Halata ang puot sa tinig nito. Tumayo si Lorenzo. Hindi ako bakla, Dad. Talaga lang ayokong magsundalo. Kumamot sa leg ang matandang lalaki. Ang tanong ko, kailan ka ba talaga mag-aasawa? Hintayin ninyo, kusayong darating. Asar na muling bumalik sa pagbabasa ng dyaryo ang matanda. Bubulong-bulong. Eh, Dad, malakas pa ba ako sa inyo? Tumingala kay Lorenzo ang ama. Bakit? May ire-request sana ako eh. Ano yon? Baril. Muling itiniklop ng matanda ang binabasang dyaryo. Tumayo at lumapit sa kanya. Aanhin mo. Protection, Dad. Magulong panahon ngayon. Buti nang handa. Kailan mo kailangan? Nasa tono ng ama ni Lorenzo na pagbibigyan nito ang kahilingan ng binata. Kahit matagal na itong wala sa serbisyo, may mga koneksyon pa rin ito hanggang ngayon. Sa lalong madaling panahon sana, Dad. Nang bumaling si Lorenzo sa ama upang tingnan ang reaksyon nito kung pumapayag talaga, ay nakarehistro sa mukha nito ang isang makahulugang ngiti. Bakit ganyan ang pagkakangiti ninyo? Tanong niya. Kahit bukas, anumang kalibre ang gusto mo'y maibibigay ko sa'yo. Pero sa isang kondisyon. Nakangisi pa rin ang kanyang ama. Anong kondisyon? Magdala ka muna rito ng nobya mo. Ipakilala mo sa akin. At presto, may baril ka na. Lisensyado, legal, pwedeng gamitin sa labas. Eh wala pa akong nobya eh. Angal ni Lorenzo. Después, walang kargada. Pagkasabi noon ay dinampot na ng matanda ang dyaryo at umalis.
ipagpapatuloy na lang daw ang pagbabasa sa kanyang silid. Naiwan si Lorenzo na natitilihan. Talagang maligalig ang kanyang ama. Namulat na siya sa patakaran nito na bawat bagay na hihilingin niya ay kailangang may kapalit na pabor. Noon, kapag may hinihiling siya rito, lalo na noong nag-aaral pa siya, ay kailangang matataas ang mga grado niya sa eskwela upang pagbigyan nito at kung ano-ano pa. Hanggang ngayon ba naman? At bakit ba siya naghahangad ng baril? Kanina pa yun umuukil-kil sa isip niya. Tuwing sasagi sa kanyang balintataw, ang kapaligirang iniikutan ni Aubrey. Panganib ang tingin niya. Lalo na sa grupong nagiinuman na nangantsaw sa kanya. Kailangan niyang maging handa. Protektahan ang dalaga. Dahil alam niya, inaalo nito sa dagat ng nagsasalimbayang mga panganib. Ilang araw nang inaabala ang kanyang isip ng pagpaplano ng posibleng paraan upang makumbinsi ang ama na huwag na lang ganong dilang hingin nito sa kanya nang muling makausap sa phone si Aubrey. Ikaw ngang kukumustahin ko eh. Aniya sa tinig na lipos ng pag-aalala. Ang dami pa namang walang ya dyan sa lugar ninyo. Makita ulit tayo? Anyaya ng dalaga. Wala ka bang ginagawa ngayon? Noon ay katatapos niya lang ulit mag-deadline. Basta ganoon ang sitwasyon ay magaan siyang nakakapagpaalam sa kanyang editor-in-chief. Sa dating meeting place sila nagkita. Ewan kung bunga ng pagkasabik kay Aubrey o dahil sa unti-unti nang namumuo ang damdamin niya rito. Tingin niya sa dalaga ay lalong gumanda. Naka-t-shirt lang ito ng white na may design at walking shorts na blue. Kumpara sa una niyang impresyon dito na baduy, ngayon gusto niyang humanga dahil okay naman pala itong manamit. Saan mo gustong kumain? Saglit na nag-isip si Aubrey kapag kway umiling. Busog pa ako. Napasipol sa hangin si Lorenzo. Bakit ba sa tuwing magkikita tayo ay kumakain ka ng marami? Paano kita mapapasaya? Pagkain lang ba ang pwedeng magpasaya sa akin? Mas masaya ako kung may mapaghihingan ako ng problema ko. Kung mawawala ang mga gumugulo sa isipan ko kaysa sa malalamanan ng aking sikmura. Makata ka pala. Pag nagkuleyo ka, journalism ang kunin mo para maging sikat. Sumimangot si Aubrey. Mas gusto ko ang nursing. Mas maalagaan kong magiging mister ko. Lihim na naiusal ni Lorenzo na sana'y magkatotoo ang sinasabi ng dalaga at sana'y siya ang lalaking iyon. Masarap sigurong mag-alaga si Aubrey. Nasa mabining imbay ng mga kamay nito ang pagiging malamig sa mga gawain, lalo na siguro sa pag-aalaga ng isang may sakit. At kung ang dalaga ang mag-aalaga sa kanya, nanaisin niyang araw-araw ay may sakit siya. Naglakad-lakad muna sila sa kabuuan ng shopping complex. Nalilibang si Aubrey sa pagtingin-tingin sa mga nakadisplay na kung ano-ano sa mga eskaparate. Naagaw ang atensyon nito nang mapadaan sila sa isang pwestong panay staff toys ang tinda. Waring nililibang ang sarili at nililimot ang mga problema sa pakikipagngitian sa mga walang buhay na laruan. Nakasilip si Lorenzo nang pagkakataong magtanong. Buti nakipagkita ka pa sa akin. Akala ko nagalit ka. Pumihit sa kanya si Aubrey. Hawak-hawak ang isang staff toy na unggoy. Bakit ako magagalit? Binanggit niya rito ang pagkakaanakaw niya ng halik. Nagkibit-balikat lang ito. May kasalanan ako sa iyo eh. Yun ang paraan mo ng pagpaparusa, eh di tanggapin. Isa pa'y sinabi mong ganoon ka, kaya okay lang. Nakahinga ng maluwag si Lorenzo. Gusto mo yan? Itinuro niya ang hawak na laruan ni Aubrey. Tumingin dito ang dalaga tapos ay umiling. Kasama na kita eh. Baka naman sabihin ng mga makakakita ay napakahilig ko sa unggoy. Nagkatawanan silang dalawa. Napahampas pa si Aubrey sa braso niya dahil sa labis na katuwaan sa joke na iyon. Sumunod nilang ginalaan ay ang tabi-tabing mga sinihan. Nagmasid-masid din si Aubrey ng mga posters. Pagkway sumulyap sa kanya, parang may pinapahiwatig. Nakaunawa si Lorenzo. Gusto mong manood? Sana. Hindi ba magagalit ang tita mo kung malate ka sa pag-uwi?
Hindi naman siguro. Saka sinabi kong ikaw ang kasama ko. Palagay raw ang loob niya sa'yo, lalo na nang ma-appreciate mo yung nilaga niyang mais. Sige, manood tayo. Sa loob ng sinehan ay kaswal na nanonood ng palabas si Aubrey. Typical na pang teenager pa ang taste nito sa panonood. Isang dramang may sahog na sampalan at iyakan na typical sa isang komersyal na pelikulang Pilipino. Alumpihit naman si Lorenzo. Wala sa pinapanood ang isip. Ang diwa niya ay tumatakbo sa isang senaryo na nahihiling niya ay sana'y magkatotoo. Sana'y silang dalawa ni Aubrey upang sa mga sandaling tulad nito na naroon sila sa malamig na sulok ng sinehan ay hindi ganitong magkasama nga sila, ngunit ganoon lang. Sana'y mas may kulay sa madilim na sulok na iyon kung magkadikit ang kanilang mga katawan, magkayakap. Sana'y habang buong atensyong nanonood si Aubrey ay nakahilig ito sa kanyang dibdib at sinasamyo-samyo naman niya ang mabining amoy ng buhok nito. Dinadampian ng halik sa noo, lahat ng uri ng paglalambing. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay nararamdaman ni Lorenzo kung noong una ay tila bagong tanim na binhi na unti-unting sumisibol ang nadarama niya para kay Aubrey. Ang nagiging paglalapit nila, kahit sa maikling panahon lang, ay mistulang patabang nagpayabong rito upang lumaki at mamukadkad kaagad. Mahal na niya ang dalaga. Hindi pansamantala, hindi pagnanasa, hindi awa o pagtinging kapatid. Si Aubrey ang pupuno ng buhay niya, na bagamat maraming halakhakan at tamis sa paligid, ay nananatiling hungkag. Ngunit may tanong, marami. Ano naman siya kay Aubrey? Alam na ba nito ang pag-ibig? Paano niya panghahawakan ang pagtanggap ng kanyang pag-ibig ng isang may tuturing na may gatas pa sa labi? Bahala na, naisip niya. At sana'y makisama sa kanyang pagkakataon. Ayaw niyang matulad si Aubrey sa maraming pag-ibig na dumating at umalis. Simula nang makilala ng kanyang puso ang hiwaga ng pagmamahal. Gusto niyang kung sa mga gabing madilim na naghahanap siya ng bulalakaw, ay gumuhit ito sa kalawakan, ngunit hindi maglalaho. Sana'y maging isang permanenteng bituin na kanyang magiging tanglaw sa karimlan. Ang pagdating ni Aubrey sa buhay ni Lorenzo, bagamat hindi pa niya matiyak sa panig ng dalaga, kung ito na nga ang magpupuno sa kahungkagang kanyang nadarama, ay nagbigay ng dagdag na sigla sa buhay ng binata. Naging masigla ito sa gawain, bagay na napapansin ng mga baklang reporter na laging nakatambay sa kanila. Nakakapanibago ngayon si boss ha? Hindi na mataray. Komento ng isa. Sa tingin ko alam ko kung bakit mapula ang hasang ng ating editor. Ang pangalawang bakla naman ang umentra. Baka naman totoong nagkakamabutihan na sila ni Gladys. Humaginit ang tawanan ng mga bakla. Dati-rati ay pikon si Lorenzo sa mga tuksong kaakibat si Gladys, ang talent manager ng ilang kilalang artista na alam niyang patay na patay sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na niya pinapansin ang panunokso sa kanila ng babae. Nakikisakay na lang siya. Parang narinig ko ang pangalan ko. Ang tinig ay nagmula sa may bukana ng opisina na siyang pasukan at labasan ng mga taong dumadalaw at umaalis doon. Napalingon sina Lorenzo at ang mga bakla sa pinagmulan noon. Si Gladys. Sinalubong ito ng mga bakla. Nagbeso-beso sila. Padoon niya ang lakad na lumapit ang talent manager sa mesa ni Lorenzo. Wala bang kiss? Kantsawan ng mga bakla. Tumingin siya sa mga ito. Tumahimik at isa-isang nagsipaglabasan ang mga bakla. Nang silang dalawa na lamang ay nagsalita ang babae. May papres ko si DJ. Anito habang humihila ng upuan. Sa ABS gaganapin, mga 8 PM. Sa Martes na yon, kaya siguraduhin mong makakasama ka. Muling hinila ni Gladys ang kanyang upuan, padikit sa kinaupuan ni Lorenzo. Pinuna ito ng binata. Baka masita ako ng chief namin. Bawal ang ganyang pwesto rito. Buong kalamlamang tinitigan ng talent manager si Lorenzo. Mapanukso ang tinig nito nang magsalita. Then,
We go to a place na kahit magkadikit na magkadikit tayo, walang pupuna. Let's go? Puro kakalokohan. No, I mean it. Umiling si Lorenzo. Iba na lang ang biruin mo, Gladys. Wag ako. Bakit ang tayog mo, Lorenzo? Masyado mo kong sinasaktan. Kumuha ng tissue paper ang babae. Ipinuna sa gilid ng mga mata at sa may ilong. Alam mo bang hindi mo naman kailangang sabihin ang mahal mo ko? Ipakilala mo lang ako sa parents mo. Okay na sa akin. Alam ko na ang kahulugan noon. Kinilabutan si Lorenzo. Gaano man katindi ang paghahangad niyang magkaroon ng baril, ay hindi niya mapapangahasan. Nadalhin man lang sa kanila si Gladys. Dibali na lang. Sino-sino pang mga kasama ni Daniel? Pag-iiba niya sa takbo ng usapan. Sina Ian Veneracion yata. Ewan ko lang makakarating sila. Basta, titiyakin mo makakarating ka. Utusan mo na rin ang kahit na sino sa mga columnist mo na isulat ang tungkol sa TV series na gagawin ni DJ. Tumayo na si Gladys, kaya pala'y upang magpaalam. Aalis na ako. Sige. Tumayo si Lorenzo upang i-acknowledge ang pamamaalam ng talent manager. Marahang bumulong si Gladys. Muli ay sa mapanuksong tinig. Hindi ka ba pwedeng lumabas ngayon? Namimiss na kita eh. Bahagya itong itinulak ni Lorenzo sa may braso. Sa mother time na lang. Marami pa akong babasahing articles. Hindi na nagpumilit si Gladys. Ngunit bago tuluyang umalis, ay kinurot nito si Lorenzo. Malapit doon, sa kanyang ibaba. Napapitlag ang binata. Buong kapilyahan naman na nagtungo na ang talent manager sa pintuan. At bago tuluyang lumabas, ay lumingon kay Lorenzo at inilawit ang dila, sabay ingos. Kakamot-kamot ng ulong muling naupo si Lorenzo. Muntik na niya itong mamura. Masyadong halata si Gladys at agresibo. Kaya naman nagdadalawang isip siya sa mga paanyaya nito. Baka siya mapasubo. Galante sa kanyang babae. Hindi niya iyon itinatanggi. Halos bilhin siya. Nangunguna sa listahan ng mga naibigay nito sa kanya ang isang malakadenang 18 karat na gold bracelet, mga long sleeves at mamahaling t-shirt. Bukod pa ang halos once a week na pa-special delivery ng pizza at fried chicken. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi nakapagpapabago sa kanyang damdamin. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay daman niyang hindi niya matututuhang mahalin si Gladys kahit konti. Noon at mas lalo na ngayon na may isang obre ng itinatangi ang kanyang puso. Martes ng tanghali ay tumawag siya kay Aubrey. Pwede kayang magpaalam ako sa tita mo? Tanong ni Lorenzo. Bakit? Aattend ako ng presscon. Isasama kita. Talaga? Halata sa tinig ni Aubrey ang excitement. Isasama mo ako? Eh di makakakita ako ng artista. Of course, marami. Sige, tsaka namang papayagan ako ni tita, lalo't ikaw ang kasama. Nangingiti si Lorenzo habang ibinabalik sa bulsa ang cellphone niya. Malaking advantage na may tiwala sa kanya ang tita ni Aubrey. Mas lalong mapapalapit siya sa kalooban ng dalaga kung may magbaback up. At tingin niya, ang matandang babae ay magaan ang dugo sa kanya. Sinundo niya si Aubrey sa lugar na tipanan nila, lalong gumanda ang dalaga sa kasuotan nito. Naka-stripe ng pulang polo shirt at naka-walking shorts ng puti at brown na topsider. Simple lang ang pagkatirintas ng buhok nito. Gusto ko ang ugali mo, Aubrey. Gusto ko ang ugali mo, Aubrey. Aniya nang tumatakbo na ang sasakyan. Aling ugali? Masyado kang punctual. It's either na mas maaga ka sa akin o kaya nauuna lang ako sa'yo ng ilang segundo. Ayoko kasing mainip ka. Baka tumanda ka agad. At ayaw man ni Lorenzo ng ganoong senaryo. Kailangang manatili siyang bata para hindi maging alangan sa dalaga. Ang mga babae naman ay mabilis mag-mature. Ilang panahon lang at hahabol na ito sa anyo niya ngayon. Marami ng tao sa ABS nang dumating sila roon.
halos lahat ay napapalingon sa kanila. Ang atensyon ay may lamang sa pagtataka at paghanga. Pagtataka sa panig ni Lorenzo dahil ngayon lang siya umattend ng presscon na may karay-karay na tipong artista. Paghanga sa panig ni Aubrey dahil ang kagandahan ng dalaga ay pwedeng ika-insecure ng ilang artistang naroroon. Marami ang pwesto ng mga mesang pangdalawahan at apatan. Pumili si Lorenzo ng pwesto sa medyo sulok. May nakahanda ng pagkain doon. Pagkaupo ay agad niyang inabutan ng pagkain si Aubrey. Ipinagsali ng tubig sa baso. Ipinadadama niya na espesyal ang dalaga para sa kanya. Wala pa raw si Daniel Padilla at makapal na ang mga tao. Sige lang sila sa pagkain. Manaka-naka, sumusulyap sa kanya si Aubrey. May dumiba ako sa mukha? Tanong niya. Umiling ang dalaga. E bakit ganyan kung titigan mo ko? Tumigil sa pagkain si Aubrey, sumandal sa upuan. Bumuntong hininga ito. Iniisip ko lang, hanggang kailan ka kaya magiging ganito sa akin? Ang bait mo kasi Lorenzo, ibang klase. Dama ni Lorenzo ang katapatan sa tinig ng dalaga. Siya man ay nag-iisip ng ganoon. Hanggang kailan sila ni Aubrey? As long as you want, Aubrey, lagi akong nasa tabi mo. Nangiti si Aubrey, sumigla. Talaga? Pinisil ni Lorenzo ang kamay ni Aubrey. Ipinahihiwatig doon ang assurance ng kanyang mga sinabi. Muling nagpatuloy si Aubrey sa pagkain. Kapag kuya ikinuha nito ng konting salad ang hawak na kubyertos, iniumang kay Lorenzo. Ano yan? Anang binata. Gusto kitang subuan. Sige na. Pamimilit nito nang maramdaman ang pagbabantulot ni Lorenzo. Nagpaunlak naman ang binata. Kinain ang isinusubo ni Audrey. Marami na siyang natikmang salad. Ngunit pakiwari niya ay pinakamasarap ang isinubong iyon ng dalaga. Dahil ba sa in love siya rito? Hindi pa halos naaalis ni Aubrey ang kutsara sa bibig niya, ay bigla nitong binitiwan at tumili. Muntik nang mabilaukan si Lorenzo. Napatingin tuloy sa kanila ang ibang naroroon. Hiyang-hiyang tinanggal ni Lorenzo ang pagkakasubo ng kutsara. Nilingon niya ang dahilan ng pagtili ni Aubrey. Naroroon na pala si Daniel Padilla at napatingin kay Aubrey kaya naman napatili ang huli. Pambihira ka naman. Ani ang nagdaramdam. Nakita mo lang si Daniel Padilla. Muntik mo pa akong pinalulun ng kutsara. Ay, sorry. Ang pogi-pogi kasi niya. Kinikilig pa rin si Aubrey. Sige na, kumain ka na. Mamaya ay marami pang darating na pogi. Kasama si Ian Veneracion. Kaya damihan mo na ang laman ng tiyan mo. At baka manghina ka sa kakatili. Sabi ni Lorenzo. Namilog ang mga mata ni Aubrey. Talaga? Darating si Ian? Oo. Lalong na-excite si Aubrey. Pandalas ang subo. Panayang sulyap kay Daniel Padilla na nooy kinakausap ng mga reporter. Marami pang dumating na showbiz people. Mga kakilala rin ni Lorenzo. Napapansin ng mga ito si Aubrey. Itinatanong kung discovery ng binata na pwede raw itong artista. Nangingiti lamang si Lorenzo. At ang dalaga naman ay kimingiti lang ang sinasagot sa mga papuri sa kanyang kagandahan. Halatang nag-i-enjoy ito sa bagong karanasan at kapaligirang pinagdalhan sa kanya ng binatang editor. Nang sa dumating si Gladys, diretso agad ito kay Lorenzo at pumulupot sa bayhalik. Napakunot noo si Aubrey sa nasaksihan. Lorenzo, buti naman na hindi mo inindyan itong presscon. Kung nagkataon, magtatampo ako sa'yo. Ani Gladys. Kailangan din kasi. Isa pa, kailangan ko lagi ngayon ng mga exclusive interviews. Napasulyap si Gladys kay Aubrey. Kasama mo? Tanong kay Lorenzo. Tumango ang binata. Kapatid? Pamangkin? Pinsan. Halos mabikigan sa pagsasalita ang binata. Napasulyap kay Aubrey na nakasimangot. Well, well.
bahagyang lumapit kay Aubrey si Gladys at tinakbayan nito. Pwede ko bang malaman ang name ng magiging pinsan ko? Pilit nang umiti si Aubrey. Aubrey, ako naman si Gladys. For sure, siguro naman ay naikwento na ako sa'yo nitong Kuya Lorenzo mo. Alam mo, masyadong malihim tong pinsan mo eh. Ipinagkakaila pang relasyon namin. Ayaw pang pabuking. Pinagpawisan ng malapot si Lorenzo sa mga naririnig kay Gladys. Obserbasyon niya, naniniwala rito ang dalaga. At paano pa siya makakabawi? Nang umalis si Gladys upang pumunta sa mismong conference table, ay aandap-andap ang kaloobang lumapit si Lorenzo kay Aubrey. Maasim ang mukha ng dalaga, halatang yamot. Doon tayo sa bandaroon para maliwanag nating marinig ang kanilang pag-uusapan. Yaya ng binata, sumama naman ang dalaga. Naupo silang dalawa sa mga bakanteng upuan na para sa mga press people. Manakanaka sa kabila ng pakikinig sa mga artista at sa panel ng mga reporter na nagtatanong ay nililingon ni Lorenzo ang dalaga. Nakayuko ito, nanunulis ang uso. Nang pansamantalang magbigay ng break ang panel para magkaroon naman ng pagkakataong makapagpahinga ang mga bisitang artista, ay muling lumapit sa kinaroroonan nina Lorenzo at Aubrey si Gladys. Kinabahan na naman ang binata sa kataklesahang gagawin ng talent manager. Gaya ng inaasahan, sa halip na sa bakanting silya ay sa kandungan niya naupo si Gladys. Pinitik-pitik pa siya nito sa ilong habang naglalambing. Tumayo si Aubrey at walang lingon-likod na tinungo ang pintuan palabas. Inilayo ni Lorenzo sa pagkakakandong si Gladys. Teka, baka mawala yun. Kumabol ito sa nag-walkout na dalaga sa buong pagtataka ni Gladys. Matutulin ang mga hakbang ni Aubrey. Nakalabas na ito ng ABS building ng abutan ng binata. Sandali! Pigil niya rito at tinawakan sa braso. Tumigil naman sa paghakbang ang dalaga. Bakit ka umalis? Humihingal na tanong ni Lorenzo. Naiinis ako sa'yo. Pumiksi si Aubrey. Bakit? Basta, nakakaasar ka. Inis na inis ako sa'yo. Halos maiyak na si Aubrey. Napalunok si Lorenzo. Hindi kaya nagsiselos si Aubrey kay Gladys. Hindi pa man ay nag-uumapaw na sa katuwaan ng kanyang puso. Si Gladys ba? Malumanay na tanong niya. Hindi ito kumibo. Nagbibiro lang si Gladys. Sumakay ka naman. Ako ang nagsasabi sa'yo. Wala akong GF. Yun ang totoo. Kaya maniwala ka. Tumahimik si Aubrey. Sumingot-singhot. Nang tumingin sa kanya, ngumiti siya. Muling pumiksi si Aubrey. Nakakainis ka? Bakit na naman? Nagpaliwanag na ako ah. Totoo ba yan? Ano ba talaga ang ikiniinis mo? Hindi kumibo si Aubrey. Inalog ito ni Lorenzo. Sabi ko, anong ikiniinis mo? Ayoko ng babaeng yun para sa'yo. Bakit? Hindi na kita makakasama. Nabasag ang tinig ni Aubrey. Muli, may tumulong luha sa mga mata nito. Kung talagang girlfriend mo siya o magiging girlfriend, talagang malas ako. Siyempre, siya nang makakasama mo. Hindi na ako. Ikaw na nga lang ang nagpapasaya sa akin eh. Tiyakan na ang mga salitang iyon na nagmumula kay Aubrey. Higit kailanman, noon naramdaman ni Lorenzo na katulad niya, hinahanap-hanap na rin ang dalaga ang mga pagkakataong sila'y nagsasalo sa bawat sandali. Na ang nadarama nito ay tulad na rin ang nadarama niya. Batid niya, ngayon na ang tamang panahon upang isiwalat niya rito ang kanyang saloobin. Lagi ka nang sasaya, Aubrey. Hindi ako mawawala sa'yo. Tumingin sa kanya ang dalaga. Hinawakan niya ito sa kamay. Magalit ka na sa akin, o kahit ng lahat. Magkalayo ang edad natin. Pero hindi ito hadlang. Magtawa na sila. Ano man ang sabihin nila. Walang pwedeng pumigil dito, Aubrey.
itinuro niya ang tapat ng dibdib. Mahal kita. Tiyak kong sarili ko at malinis ang hangarin ko sa'yo. Napaawang ang bibig ni Aubrey. Hindi malaman ni Lorenzo kung sa kabiglaanan sa ipinagtapat niya o dahil sa hindi may paliwanag na damdamin dahil sa natuklasan. Kapwa sila napalingon nang may tumawag sa binata. Si Gladys. Lorenzo, magsisimula na ulit ang interview. Tara na sa loob. Bumaling si Lorenzo kay Aubrey. Humihingi ng opinyon. Umiling ang dalaga. Binalingan ni Lorenzo si Gladys. Uuwi na kami, Gladys. Nagkasumpong itong girlfriend ko eh. Si Gladys naman ang nalukot ang mukha sa narinig. Kapag ko ay walang paalam na bumalik sa ABS. Nagtungo sila sa parking lot at sumakay sa kotse ni Lorenzo. Nang umaandar na ang sasakyan ay nagtanong si Aubrey. Saan tayo? Sa amin. Dadaan muna tayo sa bahay bago kita ihatid. Gusto kong makilala mo ang daddy ko. Habang binabagtas nila ang daan, pauwi sa bahay nila ay nangingiti ang binata. Maraming bagay ang naglalaro sa isip niya. Una, sila na ni Aubrey. Kay sarap sa pakiramdam. Ikalawa, ang daddy niya at ang pangako nitong baril. Ngayon ay matutupad na niya. Ikatlo, naglalakbay ang diwa niya sa inaharap. Madadagdagan na naman ang kulay ng buhay niya. Sana nga lang ay walang maging mabigat na problema sa pagitan nila ni Aubrey. Gaya ng inaasahan ng binata, napanganga ang ama nang makita ang dalaga. Nagtanggal pa ito ng salamin, kay palay upang makatiyak sa kagandahang hiyang-hiya na nakatayo sa kanyang harapan. Nobya ko, Dad, si Aubrey. Pakilala niya sa ama sa dalaga. Totoo ba, iha? Hindi makapaniwalang tanong ng matandang lalaki. Kiming tumango ang dalaga. Sumulyap kay Lorenzo na parang nagpapasak lolo. Tuloy! Maupo ka! Hindi maganda tuto ang ama ng binata sa pag-iistima kay Aubrey. Maupo ka lang dyan at ipaghahanda kita ng maiinom. Humila ito ng silya at naglagay ng misita sa harap ng dalaga at pagkatapos ay nagtungo sa kusina. Nang bumalik ay may dala ng merienda. Ito na rin mismo ang nagabot kay Aubrey ng pagkain at inumin. Bahagyang sumimsim ang dalaga ng malamig na juice, pampaalis ng nerbiyos. Kailan kayo magpapakasal ni Lorenzo? Anang ama ni Lorenzo. Muntik nang masamid si Aubrey. Hindi inaasahan ang tanong na iyon. Sumabad si Lorenzo. Wag muna nating pag-usapan yan, Dad. Nag-aaral pa siya eh. Pagsisinungaling niya. Pumiksi ang matandang lalaki. Bakit pa mag-aaral? Marami tayong pera, Lorenzo. Wala ka namang kapatid. Hindi na tayo mauubusan. Ang gusto ko, magpakasal kayo. Pasabihan mo na ang mga magulang niya nang makapamanhikan na tayo. Nagkatinginan ang dalawa. Natumbok ng matandang lalaki ang isang mabigat na problema na kanilang susuungin sa inaharap. Ang panahong malalaman ng mami ni Aubrey ang tungkol sa sitwasyon nila ngayon. Darating tayo dyan, Dad. Pero hindi ganun kadali. You see, kailangan ihanda ko muna ang kalooban ng parents ni Aubrey. Bata pa itong anak nila kumpara sa akin. Masasaktan sila kapag napahiwalay agad siya. Umungo lang matandang lalaki. Hindi kumbinsido. Gustong isingit ang kanyang kagustuhan. Hindi naman nagtagal at nagpaalam na si Lorenzo sa ama. Bago sila umalis ay niyaya siya nito sa kwarto ng huli. Iniabot sa kanya ang isang 45 baril. Napamulagat si Lorenzo. Ano to, Dad? Di ba humihingi ka? Yan na yon. Inabot ni Lorenzo ang baril. Hindi makapaniwalang hinimas-himas iyon. Ang bait mo talaga, Dad. Hindi ko ito makakalimutan. The best ka talaga. Tinapik siya ng matandang lalaki sa balikat. Wag mo nang papalitan si Aubrey, ha? Gusto ko na siya para sa'yo. Gusto kong sa kanya magkaroon ng mga apo. Napangiti si Lorenzo. Anong masasabi mo sa taste ko, Dad?
Itinaas ng matandang lalaki ang kanang hinlalaki bilang pagbibigay opinyon na sang-ayon siya sa panlasa ng anak. Paano? Dadaling ko na to. Isinenyas ni Lorenzo ang baril. Oo, pero konting lamig ng ulo. Proteksyon yan, hindi para ipagyabang. Ang matandang lalaki pa mismo ang nagatid sa kanila sa kotse ni Lorenzo. Lalong lumaki ang pagkakangiti ng matandang lalaki. Nang bago sumakay si Aubrey ay nagmano ito sa kanya. Nakuskus tuloy nito ang buhok ng manugang na hilaw. Sa loob ng kotse, kinausap niya ito. Sasabihin mo na ba sa tita mo? Tanong ni Lorenzo. Ang alin? Ito, ang tungkol sa ating dalawa. Inihilig ng dalaga ang ulo sa balikat ni Lorenzo. Alam naman niya eh. Nagulat si Lorenzo. Alam na niya? Ngayon lang tayo ah. Kasi... Waring nahihiya si Aubrey sa sasabihin. Nung inihatid kita sa kotse, sumunod pala siya. Nakita niya nung halikan mo ako. Tapos, itinanong niya kung nobyo raw ba kita. Bakit mo raw ako hinalikan? Siyempre, para naman wag akong lumabas na kahiya-hiya. Sabi ko, magnobyo nga tayo. Paano kung hindi pala kita gusto? Pagbibiro ni Lorenzo. Masyado ka talaga, no? Nararamdaman ko naman yon noon pa. Napangiti ang binata. Pero mahal mo ko talaga? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Aubrey. Hindi sumagot. Kapag ko ay matagal na hinaplos-aplos ang mukha niya. Makaraan ay siniksik nito ang mukha sa kanyang dibdib. Parang basang sisiw na naghahanap ng init sa katawan ng ina. Walang salitang namumutawi sa mga labi nito. Ngunit sa mga kilos ay naroroon ang pagpapahiwatig ng kanyang nadarama. Umakbay si Lorenzo. Nasabi niya sa sarili, simula sa mga sandaling ito at sa mga darating na mga araw, lagi na siyang anino na susubaybay kay Audrey. Ang magtatanggol dito sa anumang kapahamakan, ang nagmamay-ari ng puso nito hanggang sa kanyang huling hininga. Nang dumating sila sa tinutuluyan ni Aubrey, bagamat gabi na ay naroon na naman ang grupong nagiinuman at napasulyap sa kanila. Sadyang inialsa ni Lorenzo ang baril na nakasukbit sa kanyang bewang para ipabatid sa mga ito na handa siyang makipagpatayan kung kinakailangan. Naobserbahan niya ng magbulungan ng mga ito. Sa isip-isip niya, alam na ng mga ito na may kargada siya. Nakalampas sila sa grupo. Nanisit-sit ay wala silang narinig. Pinagbuksan sila ng tita na Aubrey. Pinatuloy sa loob na hindi nagtatanong. Naunawaan ni Lorenzo, may tiwala sa kanyang matanda. Alam na hindi mapapahamak ang pamangkin sa kanya. Nang usisain sila ng tungkol sa kanilang lakad, ay pinagtapat niya sa matandang babae na ipinakilala na niya ang dalaga sa kanyang ama. Nagbigay naman ng sariling opinyon ang tiyahi ni Aubrey. Umaasa akong mapapabuti siya sa iyo, Lorenzo. Tingin ko naman ay seryoso ka sa pamangkin ko. Mabait naman yan, lamang ay bata pa. Kaya lang ay may problema. Sabay na napatingin sina Aubrey at Lorenzo sa matandang babae dahil sa huli nitong tinuran. Anong problema, tita? Tanong ni Aubrey. Hindi kagad sumagot ang matandang babae. Waring tinitimbang ang sunod na sasabihin. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Kinukuha ka na ng mami mo. Napamaang si Aubrey. Umawang ang bibig. Inaway pa niya ako kanina. Nang dumating siya't wala kay halos mag-hysterical. Tinuturuan daw kitang maglandi. Bukas na ba'y susunduin ka niya? Ayoko! Mariin ang pagtanggi ni Aubrey. Kumapit kay Lorenzo at parang nagpapasak lolo. Sasama na lang ako kay Lorenzo. Ayoko kay mami. Nagkatitigan sina Lorenzo at ang tita ni Aubrey. Nasa mga mata ng huli ang pagtatanong sa desisyon ng binata sa naturang sitwasyon. Umiwas ng tingin si Lorenzo. May ipit siya. Kung sana'y nasa tamang edad si Aubrey, walang problema.
kahit itanan niya ito ay hindi mahahabol ng ina. Pero 17 anyos lang ito, minor de edad. Kapag isinama niya ito ay pwede siyang makasuhan. Kahit pa magbigay ng pahayag na kusang loob ang naging pagsama nito sa kanya, ang kwestiyon sa edad nito ay isang bagay na hindi may pagwawalang bahala. Sasama na lang ako sa iyo. Lumuluhang yumakap kay Lorenzo si Aubrey. Ayoko nang tumira kay na mami. Mamamatay ako roon. Hinagod ni Lorenzo ang likod ni Aubrey. Pinayapa. Makipag-usap ka sa mami mo. Huwag mong bigyan ng problema si Lorenzo. Anityahin ni Aubrey. Malay mo, makumbinsi mo pa rin siya na dito ka muna. Galit lang yun eh. Hindi mo nararamdaman ang takot ko, tita. Garalgalang tinig ni Aubrey. Tiyak na ang walang niyang asawa lang niya, ang nagsulsul na kunin ako. May interes sa akin ang hayop na yon. Gagawin niyang lahat magawan lang ako ng kahayupan. Kaya galit ako kay mami. Napahagulgol pagkawika noon si Aubrey. Mabigat na mabigat ang dibdib ni Lorenzo. Damang-dama niya sa kalooban ang takot at mga pangambang isinisiwalat ng batang kasintahan. At nayayamot siya sa sitwasyong wala siyang magagawa upang tulungan ito. Ang mabuti pa, magtungo ka rito bukas ng umaga, Lorenzo. Maigi na rin yung nakakaharap mo ang mami niya. Magpakilala ka. Sabihin mo rin ang tungkol sa inyong dalawa. Kung talagang desidido ko sa pamangkin ko. Kung hindi naman, hayaan mo na lang kami sa problemang ito. Dahil madadamay ka lang, mapeperwisyo. Anang tiyahin ni Aubrey. Babalik ko ako bukas. Maagap na tugon ni Lorenzo. May diin. Problema ko na rin to. Basta may kinalaman kay Aubrey, ay sangkot ako. Sa narinig ay muling napahagulgol si Aubrey. Isinubsob ang mukha sa dibdib ng binata. Huwag mo akong pababayaan. Anito sa pagitan ng mga hikbi at pigil na paghingang nagbabara dahil sa sama ng loob. Asahan mo yan. Lagi lang ako nandito. Pagbibigay assurance niya sa dalaga. Mabibigat ang mga hakbang niya, papalayo sa pintuan ng apartment ni Aubrey. Hindi na siya nagpahatid dito at hinayaan na lang niyang makapagpahinga. Iniisip niya ang maaring kahinatnan ng magiging pagtatagpo nila ng ina ng nobya. Ang grupong nagiinuman ay naroon pa rin. Marami na ring bote na nakahambalang sa lapag. Gaya ng dati, nakasulyap ang mga ito sa kanya. Daan ka muna, Chip! Anyaya ng isa. Tumigil sa pagakbang si Lorenzo. Malumanay ang pag-aanyaya. Hindi kantsaw. Pumihit siya at lumapit sa grupo. Agad inabot sa kanya ang isang baso. Tinanggap niya. Hanggang isang shot lang ako, mga pare. Tinungga ang laman ng baso at inabot sa tanggero at nagpasalamat. Pasensya ka na nga pala, boss. Anang isang mukhang malagihay na. Nung unang makita ka namin ay medyo nabastos ka. Hindi kasi namin alam. Akala namin kung sino lang pipitsugi na gustong kumorsonada kay Aubrey. Wala yun. Ani Lorenzo. Ayos ba naman ang lakad natin? Tanong ng isa pa. Ngumiti si Lorenzo. Hayaan mo, boss. Kaming bahala kay Aubrey. Kapag may lumoko-loko dyan, gulpi sa amin. Nakahinga ng maluwag si Lorenzo na wala ang friction sa pagitan niya at ng grupong ito. Ang nangyari, mukhang magkakaroon pa siya ng mga kakampi. Dumukot siya sa bulsa, kinuha ang wallet at humugot ng 500. Hindi na ako magtatagal. Inabot niya sa tanggero ang pera. Idagdag niyo na lang sa kasayahan. Nagapira ng mga lasing. Nagustuhan ang ginawa ni Lorenzo. Umalis ang binata na habol ng papuri ng mga lasing nang paniniyak na pangangalagaan nila si Aubrey. Gising pa ang kanyang ama nang dumating si Lorenzo sa kanila. Wari ay talagang hinihintay siya. Pinuna niya ito kung bakit gising pa. May gusto lang akong malaman, Lorenzo. Asan ay tapatin mo ako? Ang matandang lalaki ay naglilinis ng sapatos.
bagay na hindi nito ginagawa. Inaabala nito ang sarili upang magkausap lang sila. Tungkol sa andad? Sa nobya mo. Tinanggal ni Lorenzo sa pagkakasukbit ang baril sa kanyang bewang. Inilagay sa drawer ng tukador ng mga personal niyang gamit. Anong tungkol kay Obridad? May bala ka bang pakasalan siya? Hindi sumulyap si Lorenzo sa ama, ngunit tumango siya bilang sagot sa tanong nito. Itinigil ng matandang lalaki ang ginagawa. May napansin lang kasi ako. Problemado ang batang yon. Hindi kaya maging problema mo rin yan? Nang banggitin ko kanina ang tungkol sa mga magulang nito, ay halatang natakot, kaya hindi na ako nagtanong pa. Naisip ko nga, mabuting sa'yo ko na lang malaman. May problema talaga, Dad. Hindi maganda ang pamilya niya. Anak siya ng isang American soldier na iniwan sila. May asawang kauli ang mami niya. Naayon sa kwento niya, ay may masamang tangka sa kanya na tinotolerate naman ng kanyang ina. Gusto ko siyang tulungan. Pakasalan kung maaari. Pero, minor de edad pa siya. Pwede akong kasuhan ng ina niya. She's only 17. Matamang nakikinig ang matandang lalaki. Iniisip ang bawat sinasabi ng anak. Bukas, makikita kong mami niya. First time. Kasi sa tiyahin niya lang siya nakatira. I don't know kung anong mangyayari. Binabawi na siya. Ayon kay Aubrey, tiyak daw na yung tiyuhin niya ang mapilit na gawin iyon upang magkasama-sama ulit sila sa isang bubong. At ikinakatakot ko yun, Dad. Tinanggal ng matandang lalaki ang salamin. Kinagat-kagat ang frame noon. Mahal mo ba si Aubrey? O naawa ka lang sa kanya? Itinanong ko na rin yan sa sarili ko, Dad. Unang-una, masyado akong matanda sa kanya. Hindi kami bagay. Pero puso kong nagdidikta na siya ang para sa akin. Ganon din siya. Mahal ko siya, Dad. Mahal na mahal ko siya. Gusto ko na rin siya para sa'yo. Sabi ko nga, go for it. Hindi ako magiging sagabal sa pag-ibig mo. Tinapos ng matandang lalaki ang pag-uusap nilang iyon. Pinaghandaan naman ni Lorenzo ang gagawin niyang pakikipagharap sa ina ng nobya kinabukasan. Nagkaroon siya ng kaba, ng takot. Paano kung hindi sila magkaroon ng maayos na pagkikilakilala? Samot-saring mga katanungan na ayaw magpatahimik sa kanyang diwa. Nang umagang iyon ay nagkapinalang si Lorenzo. Pakiramdam niya, dahil sa tensyong nadarama, ay walang pagkaing magdaraan sa kanyang lalamunan. Hindi rin tanggapin ang kanyang tiyan. Sa loob-loob niya, mas mabuting makipag-away na lang siya sa ilang katao. Huwag lang makiharap sa ina ni Aubrey. Pakiwari niya, ang karakter ng ina nito ay tulad ng isang tipikal na kontrabida sa pelikula. Nang maayos niyang sarili, ay tumawag siyang saglit sa opisina. Ipinaalalang on leave siya. Kaiba sa mga nauna niyang pagtungtong sa lugar na iyon, wala ang eksena ng mga nagiinuman. Nagkalat pa rin ang mga basurang nagbabadya ng kasayahang naganap sa mga ito kagabi. Sumulyap siya sa relong pambisig, alas 9:30. Nakabukas ang pintuan sa pwesto ni na Aubrey. Malayo pa siya ay dinig na niya ang malakas na usapan sa loob. Bigla ang salakay ng kaba sa kanyang dibdib. Naroroon na tiyak ang ina ng dalaga. Kinakabahang lumapit siya. Kahit nakabukas ang pinto ay kumatok siya at nagpatao po. Sinalubong siya ng dalaga. Matamlay ito. Namumugto ang mga mata. Dala marahil ng magdamagang pag-iyak. Pasok ka. Anyaya nito. Malat din ang dalaga. Pagpasok niya ay dalawang pares ng nanguusig at nanunuring mga mata ang sumalubong sa kanya. Ang una ay sa may itsurang babae, bagamat bakas na rin ang katandaan. Hawig ito kay Aubrey sa porma ng muka, bagamat hindi gaanong kaputian. Posturyosa, may kolorete sa muka, mahahalatang mataray. Ang ikalawa ay isang maitim, malaking lalaki. Wala itong bigote, ngunit sa unang tingin
ay mahihinuhang hindi gagawa ng mabuti. Kung naka-uniforme lang ito, may kukumpara sa isang kurap na pulis. Malaki ang tiyan nito. Nagmagandang araw si Lorenzo sa mga ito. Itinanong ng babae sa tiyahe ni Aubrey kung sino si Lorenzo. Ipakilala mo siya, Aubrey, sa mami mo at sa uncle mo. Ayaw marahil ng matandang babae na siya ang magsabing dumating ang nobyo ng pamangkin. Lorenzo? Alanganin si Aubrey sa gagawin. Naroon din ang takot. Siya ang mami ko at asawa niya. Eh sino nga siya? Anang ina ni Aubrey. Boyfriend ko po. Kiming tugo ng dalaga. Sukat sa narinig ay biglang napatayo ang ina ng dalaga. At bago sila nakahuma, ay agad nitong sinabunutan ang anak. Malandi ka? Sinasabi ko na nga ba't puro kalandian nang iniisip mo? Napatili si Aubrey. Maagap na dumalo ang tiyahe niya. Si Lorenzo ay hindi nakakilos sa kabiglaanan. Tama na yan. Anang tiyahe ni Aubrey. Ano ka ba naman? May bisita yung anak mo. Nailayo ang babae sa anak, ngunit hindi tumitigil ang bibig nito. Kinukonsinti mo kasi ang anak ko sa kalandian. Hindi na siya talaga dapat sa poder mo. Muling nilapitan nito si Aubrey at sinampal. Pinilipit ang braso at hinila-hila. Ayusin mo mga gamit mo. Isasama kita. Sa nakitang ginagawa sa nobya, hindi na nakatiis si Lorenzo. Pinigil nito sa kamay ang ina ng dalaga. Huwag naman ho ninyo siyang saktan. Wala siyang kasalanan. Isinalya ng babae ang anak. Hinarap si Lorenzo. Sinurot sa muka. Wala kang pakialam dito ah. Lumayas ka. Pero mali ang ginagawa ninyo. May diin na rin sa tinig ni Lorenzo. Atalin ang tama. Namaywang ang babae. Ang hilahin mo sa kamunduhan ng anak ko? Akong magsasabi ko anong dapat sa kanya. Kahit patayin ko siya, wala kang pakialam. Lumayas ka at hindi ka na kailangan dito. Gustong isatinig ni Lorenzo sa babae kung anong klaseng ina ito. Sumbatan. Ngunit bago niya nagawa iyon, ay may mabigat na kamay na dumaklot sa kanyang balikat. Ang stepfather ni Aubrey. Labas ka na sa usaping ito, bata! Anito sa nagbabantang tinig. Umalis ka na at baka ako naman ang uminit ang ulo. Humihikbi pa rin sa isang sulok si Aubrey. Anyong tatayo ito nang humakbang palabas ng pintuan si Lorenzo. Ngunit sinipa ito ng ina. Nang makalabas ang binata ay ubod lakas na bumalagbag ang pinto pasara. Pakiramdam ni Lorenzo na durog ang kanyang dibdib. Kahit nakapinid ang pinto ay dinig na dinig niya ang pagpapalahaw ni Aubrey. Tinatawag ang kanyang pangalan. Nagpapasak lolo. Lumingon siya upang muling katukin ang pintuan. Ngunit biglang bumukas iyon. Bumungad ang padrasto ni Aubrey. Bago pa nakahuma ang binata ay nagpakawala na ito ng isang malakas na suntok. Sapul sa dibdib si Lorenzo. Pakiramdam ng binata ay nangapos ang bahay hangin niya. Nagdilim ang kanyang paningin. Napalood siya. Eksaktong maglulupasay siya ay isang malakas na tadyak naman ang dumapo sa kanyang mukha. Napahiga siya. Utok ang nguso. Naramdaman niya ang pamamasa ng labi. Kinapa niya iyon. May dugo. Bigla ang sulak ng puot sa kanya. Maliit na maliit ang tingin niya sa padrasto ng nobya. Tantya niya. Kayang-kaya niya itong patayin ng mga sandaling iyon. Kinapa niya ang bewang, ngunit wala roon ang baril. Naiwan nga pala niya. Lumapit sa kanya ang lalaki. Hinawakan siya sa kwelyo ng suot na damit. Parang walang anumang binuhat siya nito at isinandal sa pader. Kapag nagmatigas ka pa, bata, hindi lang yan ang aabutin mo. Sinuntok pa nito sa sikmura ang binata. Makaraan ay hinila-hila patungo sa may hagdanan. Isinalya. Kung hindi maagap na nakakapit si Lorenzo sa barandilya, ay malamang na nahulog siyang dire-diretso sa ibaba.
Wala siyang pagpipilian. Naunahan siya ng lalaki. Hindi niya ito kaya. Kaysa naman patuloy na masaktan, ipinasya niyang umalis na lang. Bawat hakbang ay nananakit ang katawan niya sa parusang hindi inaasahan. Uuwi muna siya. Ang plano niya, alamin na lang sa tiyahe ni Aubrey ang nangyari pagkaalis niya. Saka na lang siya gagawa ng mga susunod na hakbang. Napakunot ang noo ng ama niya nang makita siya nito. Lumapit ito sa kanya. Sinuri ang mukha ng anak. Anong nangyari sa'yo? Nagugulumihan ang tanong nito. Sinenyasan ni Lorenzo ang amang huwag mabahala. Laban ko ito, Dad. Ipaubaya mo sa akin. Hihingi ako ng tulong sa inyo kapag hindi ko na kaya. Ang baril mo? Nariyan, Dad. Don't worry. Alam ko kung kailan dapat gamitin yon. Nakausap mo ng ina ni Aubrey? Tumango ang binata. Tapos? Naghihintay ng karugtong na detalye ang matandang lalaki. Dapat talaga siyang may alis sa poder nila. Nanganganib ang nobya ko, Dad. Natigilan ang matanda. Nasa mukha nito ang pag-aalala. Ang pag-iisip kung paano makakatulong. Kukonsulta ako sa abogadong kakilala ko. Ganyang may problema sa kanyang ina. Baka merong may papayo sa attorney. Nilinis ni Lorenzo ang sarili. Napapangiwi siya tuwing mababasa ng tubig ang putok na labi. Hinubad niya ang suot na damit. Namumulang dibdib niya sanhi ng pagkakasuntok ng padrasto ni Aubrey. Nangapal ang pisngi niya sa puot. Nagtagis ang mga bagang. Sa susunod, hindi na niya ito papapormahin. Titiyakin niyang makakaganti siya sa pagkakagulpi nito sa kanya. Pagkatapos kamutin ang mga sugat at magbihis, nagpahinga lang ng ilang oras si Lorenzo. Hinintay kung magte-text o tatawag si Aubrey sa cellphone niya. Pero wala. Marahil, kinuha ng mami nito ang cellphone ng dalaga. Hindi siya mapakali. Pagkaway tumayo na at lumabas ng silid. Aalis muna ako, Dad. Pupunta ako sa Marikina. Hindi ako mapalagay. Itatanong ko sa tiyahe ni Aubrey kung saan ito dinala ng kanyang ina. At bahala na kung anong mangyari. Sasamahan kita. Mungkahin ng matanda. Huwag na, Dad. Akin to. Noon ay lagi mo akong napipintasan. Hayaan mong patunayan ko sa iyong isa akong Gonzales. Hindi lumalabas sa pinasukan nang hindi tinatapos. Tinapik-tapik si Lorenzo ng ama sa balikat. Higit kailanman, simula nang namayapa ang kanyang ina. Noon naramdaman ni Lorenzo na lalo silang nagkalapit na mag-ama. Nasa likod mo lang ako. Anang matandang lalaki. Hindi kita maaaring pabayaan. Ayokong mawala sino man sa dalawa na wala akong apo. Tiniyak ni Lorenzo na dala niya ang baril. Kung aabutan pa niya si Aubrey, paninindigan niya ang pag-ibig dito kahit sa dulo ng baril. Naglalakad pa lamang siya palapit sa apartment ay nakita na niya ang tiyahe nito. May dalang garapon. Bibili marahil sa tindahan. Si Aubrey po? Tanong niya. Lumungkot ang mukha ng matandang babae. Wala na siya riyan. Isinama na ng ina. Nagsikip ang dibdib ni Lorenzo sa narinig. Saan ho kaya dinala? Sa loob-loob ni Lorenzo ay hahanapin niya ang nobya. Saan man ito dinala ng kanyang ina. Kaso buwan na. Bahala na. Mabawi lang niya ito. Uuwi raw sila sa Mindoro. Tagaroon kasi yung bayaw ko. Doon na raw mag-aaral si Aubrey. Napipi si Lorenzo. Hindi niya inaasahan yon. Umiyak ang matandang babae. Hindi basta iyak lang. Naroon ang itinatagong saloobin. Kung bakit mas matanda kayo sa kapatid nyo. Pero wala kayong kapangyarihan sa kanya. Nabibingit tuloy sa kapahamakan ng pamangkin nyo. Paninisi ni Lorenzo. Nagpahid ng luha ang matandang babae. Hindi na pag-ibig ang nararamdaman ng kapatid ko sa kanyang asawa ngayon. Takot na yon. Hindi na siya makatutol sa bawat sabihin nito dahil sinasaktan siya. At kaya sila lalayo.
Alam kong dahil kay Aubrey. Siya ang pinagnanasaan ng buhong kong bayaw. Ipinagtapat yun sa akin ni Aubrey. Yung huling pagtatangka sa kanya, muntik na nitong nailugso ang kanyang kapurihan. Kaya sa akin siya tumakbo. Hindi naman siya pinaniwalaan ng ina. Galit lang daw siya sa tsuhin, kaya pinagbibintangan. Hilakbot na hilakbot si Lorenzo sa naririnig. Malinaw na nakalarawan sa kanyang isipan kung paano ang isang sisiw na katulad ng kanyang nobya ay silain ng isang masibang agila. Paano ko sila masusundan? Umiling ang matandang babae. Hindi ko alam ang eksaktong lugar nila sa Mindoro. Basta Mindoro lang. Nanlupaypay si Lorenzo. Gumuho ang kanyang lahat na pag-asa na mabawi si Aubrey. Nagpaalam na siya sa tiyahin ng dalaga. Nagpunta siya sa bus terminal. Nagbabaka sakaling sa mga oras na yon pa lamang tutulak ang mga ito patungong Batangas City, kung saan nakahimpil ang mga barko patungong Mindoro. Ngunit para siyang naghahanap ng maliliit na karayom sa bunton ng mga dayami. Milagro na lang na makatagpo niya ang mga ito roon. Kumbaga, sa nobela lang matatagpuan ang mga ganoong klaseng eksena. Ang huling terminal na pinuntahan niya ay sa Pasay City. Doon maraming biyaheng Batangas. Ngunit umalis na ang huling bus na nakaparada ay wala ni Anino ni na Aubrey na nasilayan niya. Habang tumatakbo ang kotse niya, ay si Aubrey pa rin ang nasa isipan niya. Gusto niyang maiyak, saktan ang sarili, ibalik ang takbo ng oras. Kung hindi sana siya nagpadaig sa padrasto ng dalaga. Kung sana lang nabitbit niya ang baril kanina. Kung sana lang, maraming sana. Pero ang sanang iyon ay hindi na maibabalik pa ang nangyari na. Nang biglang tumugtog sa kanyang istiryo ang isang kanta ni Phil Collins, ang Against All Odds. Parang dinurog ang kanyang puso, bagay na bagay sa kanyang sitwasyon ang kanta. Pakiramdam tuloy niya ay tila dinadamayan siya ng tadhana. Napahinto sa gilid ng kalsada si Lorenzo. Pumikit siya at hinaya ang damhin ng kanta. Muli, dumaloy sa naglilikot niyang diwa ang isang pangitain. Nagtagumpay raw ang padrasto ni Aubrey na angkinin nito. Silang mag-ina ay parehong pinagmamalupitan. Sa kabila ng araw-araw na halos pamumuhay sa impyerno, ay nagawang tumakas ni Aubrey. Nagbalik sa kanya at tatanggapin niya ito. Natitiyak niya, mamahalin pa rin. Nakikinig lang siya sa dikta ng kanyang puso. Magalit na ang magagalit, magtawa na ang magtatawa. Wala siyang pakialam. Ang alam niya ay si Aubrey ang lahat sa kanya. Ano man ang sabihin nila. Hindi niya namalayan ay umaagos na pala ang kanyang mga luha. Hanggang sa magtuloy-tuloy sa paghagulgol. Maghihintay siya, magbabaka sakali. Maaaring may panahon, tamang panahon para sa kanila ni Aubrey. Nang dumating siya sa gate ng opisina, pakiramdam niya ay galing siya sa napakahabang bakasyon, kahit iisang araw pa lamang siyang pumapalya sa pagpasok. Para siyang ngayon pa lang nagsisimula. Pilit niyang inihakma ang sarili sa dapat, itinoon ang isip sa mga artikulong binabasa. Iniisip niyang kahit sa ganoong paraan man lang, sa pagkoconcentrate sa trabaho ay makabawas sa kanyang pag-aalala sa kalagayan ni Aubrey. Bandang alas 9 ay dumating si Gladys. Kaiba sa mga pagkakataong dumadalaw ito sa opisina nila na laging nakabungisngis. Ngayon ay seryoso ito. Halatang mainit ang ulo. Agad dumiretso sa mesa niya at naupo sa silyang laan para sa mga bisita. Marami ka bang ginagawa? Bungad na tanong nito. Deadline ko ngayon. Bakit? Huminga ng malalim si Gladys. Gusto sana kitang makausap ng sarilinan. Tayong dalawa lang. Hindi ako pwedeng umalis kapag ganitong panahon. Kailangan ako lagi rito. Sumimangot si Gladys. Pero kapag kay Aubrey, laging may panahon ka. Kahit nga press conference, nilalayasan mo, basta kasama siya. Huwag natin siyang isali rito. Kung ano man ang problema, pwede natin pag-usapan ngayon.
Binuksan ni Gladys ang bag, kumuha ng tissue paper at pinahid ang luha na sumungaw sa mga mata. Pakiramdam ko yung nabastos ako. Isang uhugin lang palang ipapalit mo sa akin. Sumandal sa upuan ng silya si Lorenzo. Gladys, hindi kita nobya. Kaya wag mong ipilit yung sinasabi mong siya ang ipinalit ko sa'yo. Siya ang talagang nobya ko. Mariin ang kanyang pagsasalita na mula ang mukha ni Gladys. Ang yabang mo, Lorenzo. Alam mo ba yon? Sinuklay ni Lorenzo ng madaliri ang buhok. Napailing. Kung kayabangan ang magsabi ng totoo, wala na akong magagawa. I'm just being true to myself. Kaswal niyang sagot. Tumayo si Gladys. Sinurot si Lorenzo. Napalingon tuloy sa kanila ang ibang mga kaopisina ng binata. Ang dami kong puhunan sa'yo? Tapos ito lang igaganti mo? How could you? Mangiyak-ngiyak nitong sabi. Puro tanggap ka lang, Lorenzo. Ayaw mo namang magbigay. Napuna ni Lorenzo. Halos lahat ng mga mata ng mga kaopisina ay nakatutok sa kanya. Nanunuri. Noon kasi, siya mismo ang nangangalandakan na hindi siya tumatanggap ng lagay. Tapos heto ngayon si Gladys at sinusumbatan siya. Umakyat ang dugo sa ulo ni Lorenzo, ngunit nagpigil siya. Babae ang kanyang kaharap. Kailangan niyang magpakahinahon. Tinanggal niya sa kamay ang solid gold bracelet na bigay ni Gladys. Kasunod noon, hinubad niya ang polo shirt na gaya ng bracelet ay galing din sa dalagang PR manager. Iniabot niya rito ang bracelet sa kabila ng pagtataka nito. Itiniklop niya ang polo shirt at iniabot din dito. Anong ibig sabihin nito? Takang-taka si Gladys. Para wala kang masabi, isinusoli ko na. Yang polo shirt, malinis yan. Hindi pa ako pinawisan. Diyan naman sa bracelet. Ni 1 gramo ay walang nabawas dyan. Nawala ng kulay si Gladys. Huwag ka naman ganyan. Ibinigay ko na to sa iyo eh. Umiling si Lorenzo. Sa'yo na lang ulit. Yung ibang ibinigay mo, nasa bahay, pero isasoli ko rin. Napaiyak si Gladys. Tinanggap ko ang mga yan noon. In good faith. Dahil ang akala ko, bukal sa kalooban mong pagbibigay. Now you're saying something na masakit sa akin. Kaya ko rin bumili ng ganyan, Gladys. Mula sa pawis ko. You don't understand me. Umiiyak pa rin si Gladys. Nauunawaan kita, Gladys. Pero isang bagay ang dapat mong tandaan. Ang damdamin na ibinibigay ng walang kapalit na anumang material na bagay. Kapwa damdamin lang ang katugon. Hindi pera. Yun lang at kahit hubad baro ay pinagpatuloy ni Lorenzo ang ginagawa. Ni hindi iniintindi kung umiiyak man si Gladys harapan niya o hindi. Kung may mga problema sa mga artista mo, open ka pa rin dito, Gladys. Kung nagkasiraman ang pagiging magkaibigan natin, tayong dalawa lang. Walang personalan sa ating trabaho. Ani Lorenzo. Maya-maya ay nagpahid ng luha si Gladys. Kinalmante ang sarili. Dinampot ang bracelet at ang polo shirt at walang paalam na umalis. Nang wala na ito, ay nagpalakpakan ang mga kaopisina ni Lorenzo. Nagbubunyi sa prinsipyo at paninindigan ng binata pagdating sa trabaho. Nang lumabas sa kanyang opisina, ang kanilang editor-in-chief ay nagulat ito nang mapuna ang anyo ni Lorenzo. Lumapit ito sa mesa ng binata. Bawal yan ah. Bakit ka nakahubad? Isinoli ko ang damit ko, sir. Katwira ni Lorenzo. Bakit? Kanino ba yon? Ikinuwento ni Lorenzo ang nangyaring insidente sa kanilang editor-in-chief. Napatawa naman ito. Ganyan talaga sa showbiz. Sari-saring mararanasan mo. Komento nito. Teka, may extra akong kamiseta sa loob. Gamitin mo muna. At baka masita ka pa ng mga taga-personal department. Sumama sa loob ng opisina si Lorenzo. Eksaktong kasing katawan naman niya ang kanilang editor-in-chief. Kaya tamang-tama sa kanya ang kamiseta. Nagpasalamat ito sa amo
bago lumabas ang private room. Bandang alas 3 ay nagring ang cellphone ni Lorenzo, isang unknown number. Ang unang sumagi sa isip niya ay si Gladys. Hihingi marahil ng paumanhin sa nangyari. Kahit na ba sinabi niyang walang personalan sa kanilang naging argumento, hindi may aalis ang katotohanang kailangan siya nito dahil sa mga alaga nitong artista na nangangailangan ng exposure. At ang magasing pinamamatnugutan niya ay kilalang nangunguna ang bilang sa sirkulasyon sa buong bansa. Pero ang ipinagtataka niya, bakit ibang numero ang ginamit ng babae? Hello? Bungad niya pagkasagot sa cellphone. Hindi naman nagsalita ang nasa kabilang linya. Sa halip, ang narinig niya ay mga paghikbi. Paghikbing pamilyar na pamilyar sa kanya. Bigla ang salakay ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya maaaring magkamali. Si Aubrey ang nasa kabilang linya. Aubrey? Paniniyak niya. Tumugon ang nasa kabilang linya. Lorenzo? Pagkabanggit noon ay napaiyak na ang dalaga. Tulungan mo ako. Nasaan ka? Halos sumigaw sa pagtatanong si Lorenzo. Narito ako sa kainta. Pupunta ako ngayon kina tita sa Marikina. Lorenzo, papatayin ako ng tiyo ko. Takot na takot ang dalaga. Mahalata sa pagsasalita nito. Anong nangyari? Akala ko'y pamindoro kayo. Sana. Kaya lang, kagabi ay lasing ang tiyo ko. Pagsasamantalahan niya ako. Nang makita ng nanay ko, sinaway siya. Pero ginulpi ito. Nakakita ako ng pagkakataong makatakas. Nagtago muna ako sa bahay ng dating kaklase ko. Mabuti na lang at naisulat ko ang cellphone number mo. Kaya nakatawag ako sa'yo. Kinuha kasi ni na mami yung cellphone ko eh. Nakitawag lang ako dito sa kaklase ko. Kinatita ako tutuloy ngayon. Sige. Pupuntahan kita roon. At isasama kita sa amin. Basta paninindigan mo ang pagsama mo sa akin. Sige. Sayo na ako. Ayoko na sa nanay ko. Nakikiusap ang tinig ng dalaga. Oo, Aubrey. Walang pwedeng manakit sa'yo kapag nasa akin ka na. Sige na, pupunta na ako riyan. Pagkapatay ng cellphone ay hangos na bumalik si Lorenzo sa opisina ng kanilang editor-in-chief. Nagpaalam na aalis muna saglit. Pinayagan naman siya nito. Pagkasakay sa kotse ay tinignan niya kung dala niya ang baril niya. Nang makitang naroon ay pinasibad niya ang sasakyan. Pupuntahan niya si Aubrey. Susunduin niya ang kanyang mahal. Ang kanyang nag-iisang bulalakaw. Bago pa siya maunahan ng buhong nitong padrasto. Kung kinakailangang mamatay siya o pumatay ay gagawin niya. May ligtas lamang ang dalaga. Lakad takbo ang ginawang pagpasok ni Lorenzo sa compound ng apartment na tinutuluyan ng dalaga. Nabungaran niya ang grupong nagiinuman na naman. Lahat ay napadako ang tingin sa kanya. Saglit siyang tumigil sa paghakbang nang batiin siya ng isa. Boss, nariyan si Aubrey ah. Saan ba galing yon? May pinuntahan lang. Aniya. Sige, at susunod na ako. Sumenya siyang aakyat na sa hagdanan. Nasa ikalawang palapag ng lumang apartment ang pwesto ni Aubrey. Pagkaakyat, unang pintong mabubungaran pagkatapos ng huling baitang. Ngunit palapit pa lang siya nang marinig na niya ang malakas na tili ni Aubrey. Naalarma siya, nahawakan ang baril na nakasukbit sa bewang. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring maagaw ang atensyon. Nakapinid ang pinto ng apartment. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakalak. Malakas niya itong sinipa. At sa pagbukas ng pinto, ay agad na tumambad ang walang malay na tiyahe ni Aubrey. Nakahandusay ito sa sahig. Muli niyang narinig ang tili ng dalaga. Nagmumula sa kwarto. Mabilis siyang kumilos at muling sinipa ang pinto. Pabalabag na bumukas iyon. Ang eksenang nabungaran ni Lorenzo sa loob ng silid. Nakakubabaw ang lalaki kay Aubrey
habang pilit na nagpupumiglas ang huli. Punit-punit na ang mga damit ng babae. Hayop! Sigaw ng binata, sabay bunot ng baril. Napalingon ang lalaki at nang makitang nakatutok sa kanya ang baril, ay mabilis na nasalimbat si Aubrey. Ginawang pananggalang. Sige, iputok mo! Nang pareho kaming ma-deadball nitong bata mo! Natigilan si Lorenzo. Hindi siya sigurado sa kanyang pulso. Baka siya sumablay. Bitiwan mong baril mo! Utos ng lalaki. Bitiwan mo! Kundi pare-pareho tayong hindi makikinabang sa kanya! Papatayin ko to! Sinaklit ng lalaki ang leeg ni Aubrey. Huwag mong bibitawan, Lorenzo! Sigaw ng dalaga. Hayaan mo na akong mamatay! Kapag pinatay niya ako, barilin mo siya! Barilin mo! Napatigil sa pagsigaw si Aubrey nang humigpit ang pagkakasaklit ng lalaki sa leeg niya. Umalis ka dyan at paraanin mo kami! Hindi mo naman siguro gugustuhin mamatay siya. Ngising demonyo ang lalaki. Huwag ka mag-alala. Titikman ko lang naman siya eh. Ha? Pagkatapos, iyon na. Wala na akong pakialam. Susulitin ko lang ang matagal na panahong ipinaghintay ko sa kanya. Gamunggo ang butil ng pawis na tumutulo kay Lorenzo. Gipit ang kalagayan. Kailangang huwag nang makalampas ang pagkakataon na tuluyang makalaya si Aubrey sa lupit ng padrasto nito. Pero paano kung hawak nito si Aubrey? Sa laki ng lalaki, siguradong madali lang nitong mababali ang manipis na leeg ng dalaga. Napangisi ang lalaki nang ibaba ni Lorenzo ang baril. Napapitlag pa ito at napatili si Aubrey nang biglang iputok ng binata ang baril papataas. Alam ni Lorenzo na maririnig iyon ng mga nasa labas at kung tutugma sa iniisip niya, sandali lang at nasa itaas ng mga yon. Maya-maya nga ay narinig na niya ang mga humahangos na yabag. Nagkakaingay ang mga may-ari niyon. Kulang-kulang sampu ang mga kalalakihang nagsiakyatan. Nagulat pa ang mga ito sa eksenang nadatnan. Maging ang tiyuhin ni Aubrey ay nawalan ng kulay. Hindi nito inaasahan iyon. Anong trouble to, boss? Tanong ng isa sa grupo ni Lorenzo. Gustong pagsamantalahan si Aubrey. Nang gagalaiti sa galit si Lorenzo, nagkatinginan ang mga nagsidating, nagsanyasan. Ngunit nang maramdaman iyon ang padrasto ni Aubrey, bago nakasugod ang mga dumating, ay itinulak nito ang dalaga at padambang dinaklot ang baril kay Lorenzo. Bagamat nabigla, hindi yon binitawan ng binata. Nag-agawan sila, pagulong-gulong. Hindi rin makadalo ang mga lalaking dumating sa pangambang baka biglang pumutok ang baril. At nangyari nga, nakisalit ang matinis na tili ni Aubrey sa pumailan lang na ikalawang putok. Sinundan ng isa pa, dalawa at ilan pa. Sunod-sunod. Hanggang sa lagitik na lamang nang naubusan ng balang baril ang maririnig. Patay na nakatimbuang ang padrasto ni Aubrey. Matapos ubusin ni Lorenzo sa katawan nito ang mga bala ng 45. Nang magbalik sa sarili ang binata, ay agad nitong binalot ng kumot ang katawan ng dalagang nangangaykay sa takot. Niyakap niya ito, inalo-alo. Malaya ka na, Aubrey. Wala nang halimaw na laging tumatakot sa iyo. Tapos nang magbigay ng pahayag si Lorenzo sa desk officer na humahawak ng kaso sa pagkakapatay niya sa tiyuhin ni Aubrey nang sagsag na dumating ang ina ng dalaga sa presinto. Nag-hysterical ka agad nang makita ang binata. Maagap namang napigilan ito ng ilang pulis na naroon. Walang iya ka! Pinatay mong asawa ko! Idedemanda kita! Nilalason mo pa ang utak ng anak ko! Mabubulok ka sa bilangguan! Pilit itong kumakawala sa pagkakapigil sa kanya. Wala namang kibo si Lorenzo. Niwalang reaksyon sa naririnig. Sa isip niya, malinis ang kanyang konsensya. Ginawa niya ang dapat.
Sa di mapigilang sama ng loob ng babae ay napalupas sa ito. Halos panawa ng ulirat. Si Aubrey na nasa isang tabi, sa nakitang kalagayan ng ina ay hindi nakatiis. Lumapit ito at dinaluhan ang una. Mami? Hindi nito malaman kung saan hahawakan ang ina. Nang mapagsino ng babae ang lumapit sa kanya ay tinabig nito ang kamay. Muling nagtungayaw. Isa ka pa! Nanlilisik ang mga mata nito sa pagkakatitig sa anak. Dahil sa katigasan ng ulo mo, nawala ang tanging kaligayahan ko. Winasak mo ang buhay natin. Swail, wala kang kwentang anak. Sinipa pa nito si Aubrey. Tumayo ang dalaga sa pagkakauklo. Punong-puno ng hinanakit ang tinig nang muling magsalita. Bakit ako, Mami? Bakit akong sinisisi mo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Mula nang magkaisip ako, mabibilang ang araw sa daliri na hindi ako umiiyak. Ilang beses akong pinagtangkaan ng lalaki mo. May ginawa ka ba para ipagtanggol ako? Wala, di ba? Dahil baliw ka na sa pagmamahal mo sa hayop na yon. Wala akong kwentang anak. Ikaw, Mami, may kwenta ka bang ina? Inihain mo ang sarili mong anak. Para lang hindi ka iwan ng walang yang yon. Kaya huwag mo kong sisihin. Dahil ikaw mismo ang sumira ng pamilyang ito. Hindi nakaimik ang babae. Lahat ng mga mata ng mga taong nasa presinto ay sa kanya nakatutok. Mahal kita, Mami. Mahal kita. Ngunit niminsan ay hindi ko naramdaman kung mahal mo rin ako. Mas ginugusto mo pang mapagsamantalahan ako ng lalaking kinakasama mo kaysa mapanatag ang loob ko sa piling ng lalaking mahal ko. Mabuti pang ibang tao, may malasakit sa akin. Pero ikaw na aking ina. Hindi na naituloy ng dalaga ang pagsasalita. Napahagulgol ito. Nawala ng kibo ang ina ni Aubrey. Sumingot-singot ito, inayos ang sarili at walang paalam na umalis sa harapang iyon. Pinayapa naman ni Aubrey ang kanyang tiyahin. Nakialo si Lorenzo. Lorenzo, baka makulong ka. Hinawakan ni Lorenzo sa baba ang dalaga. May awa ang Diyos, Aubrey. Alam niya kung paano panigan ng tamang katwiran. Nahihiya ako sa iyo. Nadamay ka sa gulo ng buhay namin. Buhay natin ito, Aubrey. Kailangan magkaramay tayo sa ganito. Kung handa kang gawin ang lahat sa akin, ganon din ako. Ganyan kita kamahal. Alam ko, at alam ko din, na ikaw talaga ang bigay ng Diyos sa akin para mahalin. Nagkayakap ang dalawang hindi alintana ang mga nakapalibot sa kanila. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Dahil hindi formal na nagsampa ng demanda ang ina ni Aubrey at patunay ng mga saksi na pinagtangka ang pagsamantalahan ng padrasto si Aubrey at sa tulong na rin siyempre ng impluensya at koneksyon ng ama ni Lorenzo. Napatunayang self-defense lamang ang ginawa ng binata. Napawalang sala si Lorenzo. Si Aubrey ay namalagi sa piling ng tiyahin. Hindi rin nila malaman kung saan nagtungo ang ina ng dalaga. Hinuha ng kapatid nito ay maaaring nagpapalamig kung saan. Nag-iisip-isip sa kasalanang nagawa sa anak at sa sarili. Ilang taon pa ang lumipas. Kahit labag sa kagustuhan ng ama ni Lorenzo, nirespeto nito ang kagustuhan ng dalawa na papagtapusin muna ng pag-aaral si Aubrey at aayusin muna ni Lorenzo ang buhay nito bago sila magpakasal. At ngayon nga, 3 buwan na lang, ay graduating na sa nursing si Aubrey. Lumipat na rin sila ng tirahan sa mas maayos na lugar at kapaligiran. 2 taon na ang nakakaraan nang muling magpakita ang ina ni Aubrey. Umiiyak itong humingi ng tawad sa kapatid at sa anak. Napatawad na ni Aubrey ang ina at mula noon ay kasama na nila ito. Si Lorenzo naman ay umalis na sa dati niyang trabaho
Matapos mapawalang sala ay napasok siya bilang media planner sa isang TV network. At ngayon nga ay malapit nang ma-promote bilang marketing manager. Hawak kamay na naglalakad sina Lorenzo at Aubrey sa dati nilang tagpuan sa Cubao. Kagagaling lang nila sa designer na magtatahi ng traje de boda ni Aubrey. Usapan kasi nila, pagka-graduate ng dalaga ay magpapakasal na sila. Nalubos na ikinatuwa ng ama ni Lorenzo. Bilisan daw nila at sabik na ito sa maraming apo. Nang mapagod, naupo sila sa isang bench na naroon. Inalala ang nakaraan. Nalungkot ka talaga nang mawalan ka ng trabaho, ano? Ani Aubrey. Tumango ang binata. Dahil sa akin, nagkamalas-malas ka. Feeling ko noon, ako ang may kagagawa ng lahat. May pait sa tinig ng dalaga. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kahit sino ay ganoon ang magiging reaksyon kapag nawalan ng trabaho. Pero mabuti nang mawalan ako ng trabaho kaysa mawala ka sa akin. Hinagka ni Lorenzo si Aubrey. Kalimutan mo nang iniisip mo. Mahal kita. At kahit paulit-ulit, iyon pa rin ang gagawin ko. Ganon kita kamahal. E paano kung hindi ka nakahanap ng trabaho? Paano tayo kapag nagpakasal na tayo? Anong kakainin natin? E wala ka namang kita. Napatawa ng malakas si Lorenzo. Well, baka kahit magtinda na lang ako ng nilagang mais. Nilagang mais? Napaangat ang kilay ng dalaga. Oh, bakit? Masama ba? Umiling si Aubrey. Malulugi ka. Masiba ka sa mais eh. Baka wala kang kitain. Isa pa, di ba sabi mo, kahit sino man makakalimutan mo, basta nilagang mais ang nasa harap mo? Paano ako? Nagkatawanan sila, nag-apiran, nang eksaktong may dumaang mama na may tulak na kariton. Nagtitinda ng mais. Bumili ng isa si Lorenzo. Bakit isa lang? Wala ako? Reklamo ng dalaga. Hati tayo rito. Mas masarap ang magkahati, di ba? Nakangiting wika ni Lorenzo. Napangiti ang dalaga nang maintindihan ang ipinahihiwatig ng lalaki na malapit na niyang maging kabiyak. Pinagsaluhan nila ang mais. Katulad ng magiging magkabahagi nila sa maraming bagay na nagsisimula sa pagiging magkahati nila sa pag-ibig. Sana po'y naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM, at ito po ang Rated Stories. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.